Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video is another Tutorial Tuesday. So, previous video natin, diniscuss natin kung paano gumawa ng overhead setup using the boom stand. So, for today's video, gagawa tayo ng same setup but without using the boom stand. So, ngayon naman, imamount natin siya sa ceiling. So, bago natin pag-usapan kung ano-ano yung mga gears na nandito sa mesa ko at kung ano-ano yung mga tools na gagamitin natin, ano nga ba yung reason kung bakit kailangan natin gumawa ng setup na nakamount sa ceiling? So, for me, I am doing this because I don't want to use the tripod, boom stand, or any stand na pwedeng mag-occupy ng space dito sa studio ko. Dahil alam nyo naman guys, maliit lang yung space dito sa aking studio. So, hindi ko kailangan maglagay ng malalaking gamit or bulky na gamit dito sa studio natin dahil wala na tayong paglalagyan. So, ngayon naman pag-usapan natin kung ano yung mga gears and tools na gagamitin natin sa setup na to. So, meron tayong dalawang portion. Simula dito sa ball head na to hanggang dito, these are the gears and tools na required dito sa setup natin. And this part is optional. Bakit optional? Pag-uusapan natin yan later in the video. Unang gagamitin natin is the K&F concept. So, this one is actually pang mount sa tripod. Ginagamit to para makakuha kayo ng top-down video. Ang purpose nito guys is para ma-extend yung camera natin forward or backward. So, yun yung purpose niyan. Ang reason kung bakit pinili ko to dahil magaan lang siya, madali siyang gamitin at nai-extend. Tapos pwede mong palitan yung angle niya. So pwede mo siyang pababa, pwedeng pataas. So depende kung ano yung panggagamitan natin. Meron din siyang level indicator para makita natin kung balanse. By the way, hindi kasama yung spigot na to. Hindi ko lang siya matanggal kaya hindi ko na inalis. Meron din siyang quarter inch na thread. Pangalawa is we will be using the super clamp. So, meron akong dalawang clamp dito. Basically, isa lang yung gagamitin natin dito. Ang purpose ko kung bakit pinakita ko sa inyo is dahil magkaiba sila ng brand and price. So, this one na nasa kanan ko, ito yung Impact Super Clamp and this one is the Miking M11034. Ang pinagkaiba nitong dalawa is magkaiba yung price, magkaiba yung brand, and the adjustable material na ginamit. So, this is plastic, while this one is metal. So, kung sa durability, mas matibay to, pero mas mahal. This one is mas mura, pero plastic yung ginamit. In my case, parehas ko silang ginagamit. So far, wala naman akong problema. Tingin ko matibay naman tong super clamp na to. Next one is our camera. So for this one, same setup, gagamitin natin ang Sony A6400 na camera dahil compact at magaan lang yung camera na to. And of course, natitilt yung screen up to 180 degree. So nakikita natin yung subject na kukuhanan natin. Kung ano yung angulo, makikita natin. And hindi ko na mention in my previous video, I am using the Sony 18-105 lens dahil zoom lens yung kailangan natin dito sa setup natin para makuha na natin ng mas close up yung subject and normal shots or wide angle. Yun yung purpose kung bakit zoom lens yung ginamit ko dito. Next is the ball head. Of course, yung gagamitin natin, same setup ng previous video, this is the Sirui ball head. Gagamitin natin to dahil madaling gamitin at madaling i-adjust, magaan lang siya. So, ito yung gagamitin natin for our ball head sa camera. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano yung mga optional na tools and gears na gagamitin natin sa setup na to. So, first one is the monitor. Fieldward F5 or F6, I forgot the exact name of this monitor. I will be including the exact name in the screen. So, ito yung monitor natin na gagamitin. So, basically, ang purpose natin kung bakit kailangan natin ng monitor is because depende sa camera at sa taas ng ceiling natin na paglalagyan ng overhead setup natin. So, that's the reason why I mentioned earlier na optional yung gears and tools na nasa left side natin dahil depende sa camera nyo. Kung yung camera nyo is not
tiltable yung screen. Hindi siya natitilt or hindi nyo makita kung ano yung kinukuhanan nyo. Kailangan nyo ng extra monitor. And of course, kung gano'ng kataas yung ceiling. Sample, sobrang taas ng ceiling natin, so hindi natin makikita yung screen ng camera natin. So kahit natitilt siya, kahit nakikita natin yung screen, hindi natin makita masyado yung subject na kinukuhanan natin dahil medyo malayo. So, yun yung purpose kung bakit optional to. Next one is, we will be using the small rig ball head. So, ordinary ball head lang to, gagamitin natin to para sa monitor. And, kailangan natin ng battery for our monitor. So, this is the FBNP F550-B. And, next one is the tripod. This is KingJoy KT-30. So, this is only generic tripod para sa monitor natin. And the HDMI cable. So, ito, kakabit natin to sa camera and papuntang monitor. So, ito yung gagamitin natin. This is 3 meters long. So, kailangan natin ng mahabang cable para if ever na mataas yung ceiling natin, abot pa rin nito. Since yung ceiling ko is hindi naman ganun ka taas, 3 meters is enough for me. And the last one is yung pang-screw natin. This is the small rig screwdriver. So, maraming type ng screw na pwede natin gamitin dito. So, ito yung lagi kong ginagamit. So, ngayon naman, i-set up natin lahat ng gears para makita nyo kung ano yung final output niya. So, una, kuhanin natin tong spigot mount na to at ikabit natin sa clamp. Next one is kuhanin natin yung ball head, kuhanin natin yung plate, at ikabit natin sa ating camera. Or, since this is optional, kung gumagamit kayo ng small rig na cage for Sony A6400, meron din siyang tools na pwedeng gamitin pang higpit at pang tanggal ng screw. So yun, nakabit na natin. Ngayon naman, ikabit natin yung ball head sa KNF concept. Tapos ayusin lang natin yung angle. So ayan, ganyan siya. Ang mukha niya guys, pag nakakabit na ganito. So ganito yung setup niya once na nakakabit na to sa ceiling. Ngayon, bago natin yan i-setup, ayusin muna natin yung monitor. So kunin natin yung monitor, kabit natin yung battery, tapos kuhanin natin yung small rig na ball head, kabit natin sa monitor, tapos kuhanin natin yung tripod na generic tripod at ikabit natin sa ball head. So ayun, open natin yung tripod, ibaba natin dito, tapos ayusin natin yung angulo ng monitor natin. So ayan. Tapos ito naman, HDMI cable natin, ikabit natin sa monitor. So ayan. Yung dulo naman ng HDMI cable, ikakabit natin ito sa camera. Once nakabit na natin sa ceiling. So ayusin ko lang, ilagay ko na sa ceiling. Ngayon, ikakabit natin siya sa ceiling at sisiguraduhin kong mahigpit yung pagkakalagay ko para hindi siya malalaglag. Siguraduhin natin na maayos yung pagkakalagay para safe yung ating gamit. Ayusin ko yung angulo para sigurado at tama yung ating angulo ng camera. Once naayos ko na, ikakabit ko na yung ating camera at sunod niyan, higpitan ko ang ating ball head para hindi malalaglag yung ating camera. Sumunod niyan is ikakabit ko na yung ating HDMI cable. So ayun, nakabit na natin sa ceiling yung ating sinet up. So ngayon papakita ko naman sa inyo kung ano yung actual footage niya. So i-on lang natin yung monitor natin. So ito yung makikita nyo guys. Ayan. Ayan. So ito yung actual footage niya from our camera na nakamount sa ceiling. So ito lang yan. Ganyan yan. So kung makikita nyo, may kable tayo dito. So ang ginagawa ko, tinatago ko lang to para hindi to makita sa ating video. Paul is ilalagay ko lang yan dyan sa gilid ng mesa natin. Ayusin ko lang.
Yan. Halimbawa, mag-a-unbox ako ng isang product. So, magte-test tayo. Wait lang guys, kukunin ko lang yung hindi ko pa nabubuksan na product. So, ayun, eto guys. Ayan. Kung makikita nyo, hindi siya naka-zoom. So, naka-steady tayo sa 18mm. So, ngayon naman, yun yung purpose kung bakit kailangan natin ng zoom lens para makita natin yung kinukuha na natin na product. If ever we wanted to have a close-up shot, so mas maganda yon. So, for me, since abot ko naman yung camera natin, so pwede ko siyang i-adjust. So, isample natin. Ayan. Ayan guys. So kung makikita nyo guys, nasa actual frame na yung footage natin. So yan yung purpose kung bakit kailangan natin ng zoom lens, kailangan natin ng monitor para makita natin kung ano yung kinukuha na natin. So ginagawa ko lang, itatago ko to para hindi yan makakita sa camera. But for the sake of the video, kita muna natin yan para makita nyo yung live footage na kinukuha na natin. So, technically, ganyan lang siya, guys. So, for the next video, we will be discussing this Philward monitor. Kung okay ba to, kung bakit binili ko siya, at kung saan ko siya ginagamit. Aside dito sa setup natin, ano ba yung purpose ng monitor na to, bakit ko siya binili. And, by the way, this one, I haven't unboxed this yet. So, hindi muna natin ito bubuksan. Tatabi muna natin. So yun guys, nakita nyo na kung paano natin sinet up at kung ano yung mga gears na ginamit natin, kung ano-ano yung mga tools na kailangan dito sa setup na to. So basically, madali lang naman siya gawin. So yung mga product na yun is kaya siyang bilhin dito sa iba't ibang shop. I will be including all the links and the name of the shop sa description para makita nyo kung saan ko siya binili. And that's for today's video. I hope you find this video entertaining and helpful. If you do, press a thumbs up and subscribe if you haven't already. Again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. See you in the next video. Peace!